sentences na ito, ano? And then, mag-try na tayong magbasa sa short sentences. And then, i-transcribe natin yan. And then, i-paraphrase. Okay. Oh, ito. So, mababasa na. Isang sentence na yan. Shorts. Kara Elohim. Kara. Kara. Elohim. Elohim. Laor. Laor. Yom. Yom. Velachoshech. Okay. And then, Chara. Laila. Laila. O, mukhang hindi nakaisa si brother din. Chara Elohim Laor Yom Velaila Chara Vekoshech Chara Laila. Okay. Huwag nating iwanan hanggat hindi maano ni Brother Ding. Oh. Ano yung nasa una? Ano? Kaf? Kof. Kof. Okay. Q. So, Kara. Mabilis nang magbasa si Kwan, si JP. Like, hindi natin pwedeng iwanan yung ano, no? So, dapat makabisa talaga natin yung mga letra at yung mga vowels. Okay? Chara Elohim Laor Yom Vela Hoshech Chara Laila. V. Letter V. V. A letter, ano, letter W. What? Letter wa or vab. Okay. Letter wa or letter vab. Okay. Not bait, okay? So nakukuha be ani be bikoshek vela koshek. Tandaan natin yung pagbasa niyan ay up down up down up down. Ang nasa up lang na vowel ay yung kolem. Okay. O kagaya nun, kolem na sa taas. Yung dot or yung period. Okay?
So nakukuha. Oh. Khara, ano ibig sabihin ng khara? Eh, literal translate natin na khara means he bara yung create. He called. Okay. He called. Ito ay God. Ito ay laor. Light. La means to. Light. To light. Okay. Laor means to light. Okay. And then yom ay day. Day. Okay. Ve an. Conjunction yung ve. La ay preposition to. Jose darkness. Yan ang translation na ano, yan ang translation, no? Literal translation. Khara means khara ule, no? He called ule, no? Okay. And then Laila, night. Okay. Yan ang literal translations. Pag ano, he called God to light day, and to darkness he called night. Okay? O, natatandaan nyo na yung nandun sa Genesis yan? No. So, yung nandun sa Genesis, naka-far praise. Okay? And God called the light day, and he called darkness night. Okay? So naka ano yon, naka paraphrase. Okay, God called the light day and he called the darkness night. Okay. So marunong nang magbasa? Parang nahirapan pa. Parang nalito ikaw, ah. Oh, sentences na yan, short sentences. Oh. Ay, ito yung sinasabi natin na lahat ng itinuro natin doon sa mga basic ko para mabasa yung mga syllables, tandaan na natin. Lahat ng Hebrew letters, tandaan na. Lahat ng vowel pointings, tandaan na. Pati lahat ng mga prepositions, tandaan na. Yun ang susi para mabasa natin yung mga words. And then ngayon ay simple sentences na. Okay? O mag-ano pa tayo? O lalong malilito? Isa pa. Okay.
Okay. Isa-isahin natin, no? Ha. Hala. Anong hala? Halak. O, tandaan natin yung final calf. Pag yan ay Shiva, ang kanyang pointings ay as is yung kanyang ano, calf, halak. Pag yan ay kamas, ha, ang sambit. Okay. So, halak. Halak. Ano yung ibig sabihin ng halak? Siya ay verb. Siya ay verb. Hindi natin natandaan na naman yung vocabulary na yan. He walked or he went. Halak. He walked or he went. Ito, basa. Ha'am. Okay? Ha'am. Ang ibig sabihin ay definite article. The. And then itong am. People. Okay? People or nation. Okay? And then Beit. And then patak. Bakhoshek. Aaral lang natin kanina ng Khoshek. Okay? Ba is in. And then Khoshek. Darkness. Okay? Ito. Velo. O siya ay negative particle siya, okay? With conjunction. Conjunction ve. And no or not, okay? Ito. Ra. Ano ibig sabihin ng ra? He saw. Okay. Literally, he saw. And then? Or light. Or I light. Kunting-kunti na lang at kabisado na nating magbasa. So, basa nga. Diretsuhan. Halak. Ha'am. Ha'am. Bakhoshek. La'a. Ha? Velo. Velo. Ra'a. Or. Ulit. Huwag na muna ang meaning. Dito muna sa basa dahil Halak. Ha'am. Bakhoshek. Velo. Ra'a. Or. Natandaan, Brother Deng? Mukhang nalilito na. Marami na kasi. Halak. He went or he walked. Okay. Raha. Ay. Hindi. He ang umpisa. Sige nga. Halak. Hala, ha'am, bakhoshek, velo, ra'a, or. So, ano ibig sabihin yan? He called the people in darkness and not he saw light. Yun ang literal, no? So, paano yan i-construct sa, kwan, sa paraphrase? Paano yan, asan ang subject yan? Paano i-construct sa English yan? Okay? The people walk in darkness and they did not saw the light.
Kasi ang subject ay people. So ito ay magiging day, okay? The people walk in darkness and they did not see the light. Okay? So yun ang susi, no? Matututo tayo magbasa ng Hebrew letters, Hebrew words. Ita-translate literally yun, word for word, and then i-paraphrase. Kasi ito, pag ganito, hindi mo maintindihan kung anong thought. No? He walked or he went the people in darkness and not he saw light. Okay? So, nakukuha po ba natin yung pandyan, yung essential nitong, or yung essence nitong Hebrew, no? So, pag natuto tayo na maganda, napakagandang, very interesting, no? Lalo kang gaganahan na mag-aral at magbasa. Lalong magpupunyagi na matuto nito. It's very challenging. Okay. So, ano, another? O medyo pagod na. Baka lalong malito. Next time, no? Shalom, shalom, no? Sa lahat na ating mga kapatid at sa ating ding mga viewers na willing na matuto na magbasa, mag-translate ng mga Hebrew words. Actually, we are studying Biblical Hebrew. Kanina, yung mga phrases, no? Phrases yung kanina na maririnig sa ating pag conversation. Okay, shalom, shalom. At po rin pang panong Hashem. Ganon din po sa ating lahat ng mga nakapanood. Ay pagpalaan po kayo ng Panginoong Hashem.